You're listening to Manna for the Day. Magandang umaga po mga kapatid. This is Brother Kirk and welcome po muli sa ating Manna for the Day. Ngayong umaga, atin pong alamin saan tayo pinalaya ng ating Panginoong Hesus. Ang ating scripture for today ay mahanap po sa John chapter 8 verse 31 to 36. Atin pong simulan sa verse 31 and 32. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." During this time of Jesus' ministry, dito na nag-umpisa dumami ang kanyang mga tagasunod at mga disipulo. With Jesus' foreknowledge, alam niyang hindi lahat ng sumusunod sa kanya at that time ay malaya na sa bondage ng kasalanan. At nais sabihin ng ating Panginoong Hesus na kailangan nilang maging malaya sa pagkakatali sa kasalanan iyon at tanging katotohanan lamang ang magpapalaya sa kanila. Sa unang dinig ng mga tagasunod niya ay hindi nila ito naintindihan at iba ang pagkakaintindi nila dito. Ituloy po natin sa verse 33. They answered him, "We are offspring of Abraham and have never been a slave to anyone. How is it that you say you will become free?" Dito nakita natin na iba ang pagkakaunawa ng mga disciples niya kung ano nga ba ang isang taong malaya. On verse 34, dito binigyang diin ng ating Panginoong Hesus kung ano ang isang taong nakagapos at hindi malaya. On verse 34, Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is slave to sin." Dito, sinasabi ng ating Panginoong Hesus na ang lahat na patuloy pa rin sa paggawa sa kasalanan ay isang taong alipin ng kasalanang iyon. Ating itawid sa ating sarili mga kapatid, may mga kasalanan ba tayong paulit-ulit pa rin nating nagagawa? May mga bagay ba tayo or parte ng buhay natin na hindi pa rin natin maisuko sa Lord? O kapatid, tulad mo, ako rin may naging isang alipin nito. Pero heto ang magandang balita na dala ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya nga, di ba, "If you abide in my word, you are truly my disciple, and you will know the truth, and the truth will set you free." Magpatuloy tayo mga kapatid, magpatuloy tayong sumunod at magpabago sa Lord. Patuloy nating talikuran ang mga bagay na inaalok ng mundo. Panghawakan natin at alalahanin natin ang katotohanan na sa grasya niya at sa pag-ibig na ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ang magpapabago at magpapalaya sa atin. Ituloy lang natin kapatid. Sabi dito sa verse 35 and 36, "The slave does not remain in the house forever. The son remains forever. So if the son set you free, you will be free indeed." Malaya na tayo kapatid, atin na lang itong isa buhay. Manalangin po tayo. Ama naming banal, may pong salamat sa panibagong umaga na iyong binigay. May pong salamat sa katotohanan sa iyong mga salita na nagpalaya sa amin. Patuloy nawa Lord na iangkla namin ang aming pananampalataya sa katotohanang ikaw ang nagtubos at kami ay tunay ng malaya sa kabayaran ng aming mga kasalanan. Puspusin niyo kami, Lord, ng iyong banal na Espiritu upang gabayan kami sa araw-araw na pagsuko namin sa kalooban mo. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong biyaya, proteksyon sa araw-araw, Lord God. Dalangin namin ang iyong patuloy na pag-iingat at paggabay sa buong araw. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. And that was our Manna for the Day. Subscribe and follow our social media accounts for more content and be updated with Marian Christian Fellowship.